Mahalaga na muli na sana maibalik ang La Madre bilang pamahalan. Atin ito bilang Pilipino. Atin ito bilang Manileño. You own it. You own it. Ikaw, kayo, tayong mamamayan ang may-ari nito. Huwag niyong hayaan ng isang tulongges babuyin ang mga 4, 3, 2, 1. Yung Paris o yung Paris sa San Francisco concert, gold yung bricks, ang bakal. Mayor Salapo, can you say hi to my subscribers? Hi sa subscriber ni Tekram, ikaw ba si Tekram? Nanonood ako ng video mo eh. Hi! Oh, subscribe to Tekram. Ha? I'll see you. Okay. And a better lang. Sir! Thank you, ha? Apo, ingat po. Thank you po. But La Madre is very particular to our history. Why? Because that La Madre Pilipina is a witness of the golden era of the city of Manila. Siya rin ay testigo ng pagdurusa ng lungsod sa panahon ng kalugmukan nung tayo'y sinakop nung pangalawang digmaan. Siya ang nakakita ng karumal-dumal na pangyayari sa mga nanay natin, sa mga tatay natin, sa mga lahi natin na namatay noong panahon ng liberation. Mahalaga na muli na sana maibalik ang La Madre. Nakita niya ang sibo, ang galing ng lungsod. Nakita niya ang kalugmukan. Ngayon bagay na maibalik siya rito upang makita niya ang bagong lungsod ng Maynila. Kaya po sa inyo mga kababayan, napakalaga ng gabing ito. Ito'y munting alaala, munting kakayanan namin bilang pamalang lungsod sampu ng aking mga kasama ni Vice Mayor Hani Lacuna at ng mga konsihal at department heads na pangalagaan ang mga pamana ng ating bansa. Kaya totoo pala sa aking munting pagsisiyasat ang sinabi ng mga lolo't lola natin, where Manila goes, the country follows. That's what they said. Marami salamat sapagkat sa mga imahinasyon ng ating mga arkitekto, inhinyero o artista. Can you imagine that a simple visit of Architect Arellano in Paris to create the semblance of Paris in Manila? Pont Alexandre, yan po ang naging guiding factor sa kaisipan ni Mr. Wala na sila. Hinuhulaan na lang natin o kung ano na lamang ang naitala sa kasaysayan. So it is true that Manila was designed the Paris of the East. Kasi lagi kong sinisiyasat, bakit ganun ang panawagan ng mga nakatatanda? Bakit ganun tinatawag ang mga lugar? Maraming salamat to US Congress for appropriating to rebuild Jones Bridge. Maraming salamat sa pamilya ni Burnham who designed and planned the entire city of Manila. Lahat yung nakikita ninyo si Arellano gumawa niyan. Pilipino, Amerikano, Inchik, Castilla. Ganyan ka-diverse ang lungsod
ng Maynila. Kaya po, sa inyong mga kabataan na nandito, huwag na mawawala sa inyong isipan na lingunin ang mga taong ito. Sapagkat itong mga taong ito, mga bayani ng ating bansa, ay mga taong nagbibigay ng kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Kagandahang kanilang inuki sa mga pader, sa mga tulay, sa mga gusali. Maraming salamat sa DOT. First quarter of next year, magkikita-kita na tayo sa Metropolitan Theater. Yes. Kaya sana kami naman sa aking mga kasamang konsehal, mga department head, tulungan natin ang national government. Sapagkat talaga pong natutuwa ako for the first time in history, the collaboration between the local and the national government is alive in the city of Manila. Kaya po, meron lang akong konting pakiusap bago ako magtapos. Ako po ay walang hangaring mangistorbo na mangistorbo or kapritso lamang, if I may put that in right perspective. Ang nais ko lang, at the very least, malinis natin ang Maynila. Kaya namin ibinalik ang La Madre para muli niyang masilayan o maging testigo sa darating na pagbabago ng lungsod ng Maynila. At siya na rin ang sumulat ng susunod na mga pahina ng ating lungsod pagdating ng araw. I, for one, will come and go. The next generation will lead this country. The next generation will lead this city, our community, our business. At the end of the day, ala, tayo-tayo pa rin. Dito pa rin kayo sa lungsod ng Maynila. Kaya ang panawagan ko, ano ba ang gusto nyong ipamanang lungsod na bahagi ng ating kasaysayan? Lungsod na dugyot, nasa laula, paghahari-harian ng ilang tao lamang, pakinabangan nila sa personal nilang interes, o magsama-sama tayo? Magtulong-tulong tayo. Magkaisa tayo na napapanahon na na pagmalasakitan naman natin ang ating minamahal na lungsod ng Maynila bilang kapitolyo ng ating bansa. Huwag niyong iasa sa kanila ang mangyayari. Tayo ngayon ang inaasahan nila na magtitino, magsasayos, gagawa ng mga pulisiya para sa kanibangan ng ating mga anak, ng ating mga apo, anak ng ating apo sa darating na panahon. Ni hindi nga natin maalala, umamin na rin kayo katulad ko na meron palang La Madre, Pilipina. Mabuti na lamang may isang Jerry Acusar. Na nagturo sa akin. Kaya ako hindi po ako nahihiyang magtanong talaga. And if I may share it to you what Confucius said, he who has question is a fool for that moment, he who does not is a fool forever. Kaya tayong mga bata, walang masama magtanong sa mga matatanda. Yan ay isang aral na aking natutunan. At dahil dyan, sa awa ng Diyos, kayo naman nakatatanda sa akin. Huwag nyo kaming liligawin. Turuan nyo kami ng tama. Ipakita nyo sa amin ng tama. Para na sa ganoon, yun din ang ituturo namin sa mga anak namin sa susunod na henerasyon. Ang mga nakakaalam, huwag magdamot ng kaalaman.
ipamahagi ninyo. Nakatutuwa ang isipin na sa lungsod ng Maynila, ngayon lang ako sa loob ng 20 taon ng aking paglilingkod sa lungsod. Ngayon lang ako nakakita na sariling pera ng taong bayan ibinabahagi sa pamahalang lungsod. Sa mga donors, thank you very much sa inyo. Kaya muli tayo na nandito, mga taga-lungsod, mga batang Maynila, ito ang pakisuyo ko. Huwag niyo naman dumihan. Don't just appreciate it, protect it. Pangalagaan ninyo, bibira. It was 1946 when it was redone or fixed. Tagal na panahon. Birihin ninyo. Sa totoo lamang, ang pagkakatatag ng Jones Bridge, in passing lang, ayoko nang bumalik na, pero gusto ko lang maipaalala sa inyo. It was 1919. Today is 2019. Isang daang taon na po ang Jones Bridge. Kaya, be vigilant. Lahat ng dudumi, arestuin ninyo. Taong bayan. Bakit ito? Hindi amin ito bilang pamahalan. Atin ito bilang Pilipino. Atin ito bilang Manileño. You own it. You own it. Ikaw, kayo, tayong mamamayan ang may-ari nito. Huwag niyong hayaan ng isang tolongges babuyin. Kibat na responsibilidad sa kalayaang ating tinatanggap, mga bagay na ating nakakamit, nakukuha sa pamahalaan. Yan ang inihiling ko sa inyo. Be vigilant, be responsible. Don't allow them. For evil to succeed is for good men to do nothing. Sabi ni Edwin Burke. Kaya panahon na. Gusto nila ng himagsikan. Maghimagsik tayo laban sa kanila. Sa mga dugyot, mga salaula, na wala nang maisip na tama, kundi babuin at sirain ang mga bagay na pag-aari natin. Atin ito. Bansa natin ito. Syudad natin ito. Lugar ng ating kapanganakan. Nabuhay tayo rito. Iniraos natin ang mga mahal natin sa buhay. Kaya po yan ang panawagan ko sa inyo. Lalo na kayo mga vlogger. Abangan nyo sila. Pasikatin nyo sila sa Facebook. It's time to shine, Manila. Napapa-English ka, Mama. But muli sa inyo lahat, mabalik ko muli ang taus-pusong pasasalamat at buong kababaang loob on behalf of the people of Manila. Maraming salamat sa mga tumulong sa lungsod ng Maynila. Muli, sana kaawahan tayo ng Diyos na muling bumangon ng lungsod. Kaawahan tayo ng Diyos sa kani-kaniya nating buhay. Sana lagi tayong gabayan ng Panginoon Diyos. Kaya nyo ba, mga taga-lungsod ng Maynila? Kaya! Makikiisa ba kayo? Yes! Makikipagtulungan ba kayo? Yes! Maraming salamat kung ganoon. At ang sukli na ibabalik namin sa inyo bilang pamahalan, sa amin, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman,
pantay-pantay ang pagtingin sa inyo ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Hindi namin papayagan ang mga pisa inyo, kahit sino man. You're the best also. I like your diction. Kaya po, muli, sana natin mahaba na ang gabi. Let La Madre Filipina witness the city of lights of the city of Manila. Magandang gabi. Pagpalaya kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Mabuhay, Mayor Isko Moreno! Mabuhay, Lungsod ng Maynila! Ang liwanag ang kagandahan at kinang na Lungsod ng Maynila. Dito nasasaksihan sa pagbihilaw, pagpapaganda ng Jones Bridge at pag-aatid ng La Madre Filipina sa kanyang kinalalagyan sa paanan ng tulay na ito. Jones Bridge was designed by Juan Arellano and it is to withstand all the different factors that the city of Manila faced through the years. La Madre Filipina ay ginuit at inukit ng artist na si Ramon Martinez noong 1911. Apat po ang statuang yan. Ang isa po, binalik the National Parks Development Committee dito po sa bana ng Jones Bridge. Ang dalawa po ay nananatili sa Court of Appeals na sana sa darating ng mga araw makakasama na rin natin sa Jones Bridge. Ang isa po ay nasira at nawasak ng pangalawang digmaang pagdaigdig kung ngayon ay ginawa sa pamumuno ni Mr. Jerry Acosar ang replica ng pangalawang La Madre Filipina. Gising na po! Muli ay Lungsod ng Maynila! Mabuhay ang Maynila! Jones Bridge was named after Jones Atkinson and William Atkinson Jones, the author of the Jones Act, giving autonomy to the Commonwealth of the Philippines. Jones Bridge used to be known as the Queen of Bridges, the Puente de Piedra, Puente de España, the Bridge of Spain. The gateway between the Old World City and the Chinese community of Binondo. Sa ating Contos po sa masasalamat sa ating Mayor, Mayor Isko Moreno, Vice Mayor Hany Lacuna, sa puno mga kasamaan at kawani ng Lungsod ng Maynila. Sa muling pagbalik ng liwanag, kagandahan, inang ng Lungsod ng Maynila, Capital City ng Republika ng Pilipinas. Mabuhay ang Maynila! Ang ating mahal na lungsod, ating pinagmamalaki sa buong kapuluan at sa buong daigdig.